Ngayon tanda na. Eh walang tubig. Yung tuyot yung basakan. Eh, maghintay na lang kung ano ang makuan sa ano sa Panginoon kung ano ang ikuan niya. Ang damage karon mas malapad gid siya kaysa nagligad ng mga tinuig. Mas lawig karon ang init. Walang tubig, walang makakain ang tao tungod sa epekto ng init. Maepektuhan mi kanang gamay ra og ani tungarag bak dag yang na nalimpyo tungod sa kwan ni nasunog sa ilinyo. Ang El Nino ay isang ocean atmosphere interaction, pagbabago sa pagtaas ng temperatura ng dagat na nangyayari dun sa dagat Pasipiko. Ngunit ang posibleng maging impact nito, halimbawa kapag may El Nino, ay magkakaroon tayo ng mas kukuunting ulan kaysa normal na nating nararanasan o natatanggap at maaaring pagtaas ng temperatura sa karaniwan nating nararanasan. So generally, warm and dry condition po ang posibleng nagiging epekto sa atin kapag merong El Nino condition. Ngunit sa before, bago po natin maranasan yung tindi ng El Nino na napakalaking kakulangan sa ating ulan, ay posible po nating maranasan itong extreme event ding ito na kung saan matlalakas o matitinding bagyo ang posible nating maranasan. So nangyayari po itong dalawang extreme events na ito sa Pilipinas kapag may El Nino condition. El Nino itself is part of a natural climate variability, and but then as part of climate change impact, so yung frequency and yung intensity or yung cycle ng El Nino or La Nina itself, yun yung nagbabago, and the potential impacts, so yun yung nagiging extremes. Kanang mga balita akong nadungog gikan po sa nakabalita man pud gihapon ko sa TV nga mao na na daw ko El Nino gani karong buwana buto naman ng El Nino na kung maabot man galing ng El Nino ang akong andamon kini among akong abot nga gamay og pila man galing ni ka salmon na lang gyud ako ang income taman mahuman ang El Nino. Wa mo aman may laing income kanira mga among pambasak. Muna nga, kung wagi ulan, wagi income. Muna nga, sa 2005, nag-decide ko nga, mag-initiate ko akong umahan. Ako yung organic. So sa primerong mga panahon, nagbutang ko mga input para pag-recover sa yuta. Butang ko mga aning vermi fertilizer, mga carbonized rice hull, mga dagami akong gibutang diha, tanan mga organic matter para pag-recover sa yuta. Pagkakaroon, taas kayo ang init niya. Kung mag-uwan, kadiyutra, gagmay ang uwan. So, ang mga mag-uma, kulang pa, dili sila mutuo. Dili sila mutuo nga na ay climate change. Ang ilang pagtuo nga, normal ra kining mahitabo, balik ra gihapon ang klima, bisan unsaw ni magsulti nga mao na ni ang nahitabo, di gyud sila mo, pero dili nila makita, dili nila makonekta ang panghitabo sa ilang umahan dito sa kinatibuk ang panghitabo sa atong katilingban. Ang Pilipinas ang pinaka-disaster prone country in the world. And because of climate change, we expect more disasters coming in the Philippines. That's why we're very conscious about yung ating environment. Kasi pag nagkaroon ng disaster, nadi-destroy ang agriculture, nawawalan tayo ng food production and nai-endanger ang ating food security.
sinasabi nga ng study ng Food and Agriculture Office, ang pag-asa natin ay family farms. Yung ating mga farmers na ipagpatuloy nila ang pagtatanim sa kanilang mga farm, maliliit na farms, at gamitin nila yung agroecology. Yung pinoproduce nila ang kanilang inputs from the farm itself, like yung organic farming, like ang kanilang fertilizer, which is an input, sila gumagawa out of their waste. So yung importansya ng ecological agriculture, kasi nasa sentro ng ecological farming yung diversity na mas nakakabigay ng resilience dun sa farmers saka dun sa farming system. So kahit meron halimbawa dumating na tag-init or dumating na extreme na bagyo, meron ka pa rin mga crops o components ng farms na medyo makakatindig or hindi naman maapektuhan ng todo-todo. Ang pinakadako nga problema, usa gyud ang kinahanglan nato nga tubig. Ang usa nga ikaduhang problema, ang pag-timing sa mga mag-uuma, labi na sa seasonal man ang pagtanom. So mao nay lisod nako upson ang climate change, kay di na takahibaw ganus amo timing ang ulan ug init. Ug karon nagpractice na og organic farming since niya itong 2007. Magkuhan ko sa itong mga pagkumpos sa mga biodegradable ng mga butang, wa o input sa mga commercial nga fertilizer. So, kini, mauni ang bag, rice bag attractant, diri ang kuhan, ihi sa tao lang ang ihi nga among ibutangan ni para sa bag attractants, no pesticide. Di ko siguro nga daghang mga mag-uuma nga mubalhin sa maong organic, pero nagtuo ko kung makita nila nga resilient tinuod ang ahong tanom, Naay posible nga daghang kay kanigong mga tao ron, sigon sa ilang makita, maog yun na ilang buhaton. To see is to believe yun ang mga itabo na to ron. So yung Greenpeace, nakipag-partner siya dun sa Rice Watch Action Network para sa implementation ng tinatawag na Climate Resiliency Field School. Sa isang season, para i-go through yun ng farmer, makita niya on his own at ma-experience niya paano yung organic farming at saka paano yung conventional farming, at makita nila on their own ano yung difference. Ni anak kami sa harvest time, hapit na sila mo-graduate na sila karon bulana. Karon nga week is nagsukod mi sa og among gitimbang among abot. Estado karon nga kuan sila nag-undergo sila og ganang series of questions ba kung maayo ba gyud nga organic, og naghimo sila sa maayo nga mga fertilizer nga sila mismo ang nag-innovate. Naga uma ko gikan pa sa kuan. Ibali 40 years na ang klima magsigig usob-usob. Mao na yung ang problema sa among pag-uma. Kanang natun-an na sa field school kabahin sa climate change. Naa na mi calendar na namo ang kuan. Unsaon pag gikan sa pagtanom hantud sa pag-ani. Organic na namong gamiton. Ang nakalahi sa kanang nay mo gamit sa pesticide yu kay mahal man na siya, unsa makadaot pod sa ubang nga mga kuan kanang mga useful nga mga insect kaysa magamit og organic sa pagsukod ba na mura og gamay ra jud og apot, pero wa damoy gasto kaadto unsa sa hantod-hantod na mura mobalik na nang amo ang kuan sa pagka-pertel sa amuang kuan juta.
So nag-gather muna kami ng data, yung kagaya ng wind direction, temperature. Then lahat ng data na yon, pinagsama-sama namin yon para makagawa ng isang data na magiging guide namin sa pagbigay ng advisory. So, yung advisory na yon is nire-relay sa mga recipient through SMS. Nakakatanggap po ako 4 times o kaya 5 times a week. Depende po sa panahon. Kunwari may bagyo po, ito po ay mas madalas silang nagbibigay ng update o kaya news advisory. Malaki po ang naitutulong kasi sa TV po, wala po kong nakukuha ng ganung mga balita o kaya update. Yung data na binibigay namin sa mga farmer is yung local data plus local version, local dialect para lang talaga rito. Pag planting season naman is walang tubig, na-advise namin kahit na alam na ng farmer yon magpatubig dahil wala pa tayong inaasahang ulan. Pero pag yung mga extreme, iba naman na yung ibang termino, yung parang emergency SMS, parang ganun, pag extreme. Dili gud ingon nga normal gud ang ako ang harvest. Murag nagay gamay nga di gud makuha ng minimum gud niya kay tungod ani uwan ay init. Murag na paralyze ko sa akong abot kay gamay ra lagi. Di gud ingon pareha sa una nga murag hayahay ang akong kinabuhi. Kumpara karon lain kayo halos katunga halos ang na harvest. Wa na gyud ko mahimo ani nga human karong umabot nga El Niño kay sa una bisan pag magtanong ka og gulay din eh o mga watermelon gyud gihapon magsilbi kay bisan tabay wa na tubig asa man kumukuha og tubig wala na man gyud. Aron mag kanang among daginoton ang nasunog sa kanang init na ay parang makakaon makalugaw pud mi nag amo na ning gitamnan mga kuana 30 na sa December nya pagka Pebrero nagsige na maginit nya motong na ay hingabot ang init sa kanang Marso. Hantod nga, naingon ani ang iyang kuan, ang iyang sitwasyon ining among basak nga wa na kanang nakuan ang iyang bunga gumikan sa init. Kini niya gani pito ka sako ng among gidagha atong amua. Tunga rag bak dag kuan, iyang na kuan mo nalimpyo. Tungod sa kuan niya, nasunog sa El Niño. Atong naay mga balita nga mag-El Niño sa Nobyembre, medyo na-alarma ko kay basin og dili makatanom. So nagdali ko cultivate para in time nga mag-abot sa Disyembre, magtan nakatanom na ko. Mao nga ang uban, mao'y pagsugod nila og cultivate, ang ako natanom na na. So taas na. Para sa akin, itong organic farming, may bintaha ako. Kasi ang lupa ko ay hindi naman siya vulnerable sa drought. Ang mag-organic ka,
ang yuta ang imong gi alimahan patambok. Kung tambok imong yuta, siya na bahala sa tanom. Yan ay munggo, mungbin na gisabwag nato pagkahuman sa harvest. Gibutang nato sa field. Gibutangan nato sa dagami ani para ma-maintain ang iyang moisture sa iyang field aron mo turok mo germinate ang mungbin. Unya inig ka patay sa iyang tanom, mubalik siya sa yuta, musagol sa degami, daghan ang iyang nitrogen. Mao na nga maura na akong abono, wala na lain. Karon na-harvest na ang munggo, tagas na pod. Mao na ang purpose niya. Grabe na na ang yuta, grabe na ka-dry. So, mo dugay pag yun eh, mo ni grabe nga kwan. Drought, grabe ba? O mo dugangan pag yun ang pila ka buwan, mas grabe ni kaysa una. Harvest na, naka-harvest ko ron, tungod kay bago pa sa wapa, sa diha ng balita nga murag init, ngihong mo lang ito nga, nagi init nga mo abot. So, tanong ko, dali. Natanong man ako. So, ako gibana-bana ang tubig sa tanang atong supply nga mo abot ito ng dapita nga maharka-harvest yung ko. Na, ang giadapad to, katong humay nga ahong gipanggamit, mora gihapon kay, o mutanong pagkuglaing humay, wa ko kasi nati sa ubang humay nga kanang wa gyud na makita diri ba mo na nga organic po siya daan wa na say inputs. So basta kay ang kuan niya ang yang kahimtang sa humay mo sukol na siya nga na nga init. Ang dapat ta himuon nila sa atong gobyerno, tanaw nila ang mga farmers nga nagpractice nga. So ang dapat na nila, magama sila og grupo nga himo og seeds nga aron makapasabwag sila og seeds nga organic, unya ipalambo pud ang mga fertilizer nga organic. So mao nang dapita atabangan sana sa gobyerno og mga inputs og unsa na hinabang ba, pautang ba nga kay karon og ari mo sa gawas. So dako ang mga porsinto nga makuha ug ari sa private sila mangutang. So anad man sa og kanang kwan nga na untay buhaton nga assistance sa mga farmers. We should consider our farms as small businesses, not farms for farmer. It's a small business run by small businessman. Ang importante para maging food sufficient tayo is to make our farmers produce food at competitive prices. So, we have to have programs kasi ang ibang bansa, tinutulungan sila ng gobyerno nila to be able to do that. Dapat bantayan ko sila that they're doing it for our farmers kasi that's very necessary. Yung agriculture system natin, yung leaning niya talaga for high value crops for export, tsaka for rice production, tsaka for irrigation. Ito yung sinusuportahan natin. Samantalang yung problema natin, malnutrition, ang kailangan niya, diverse diet. So dapat bigyan mo ng capacity yung bawat community to feed itself. So kailangan talagang baguhin yung buong pagtingin sa agriculture, sa food at tsaka sa nutrition. At yun yung challenge ng Greenpeace dun sa susunod na presidente ng Pilipinas.
dito pong lugar na ito, eh dumapa ito sa Bagyong Lando. Yung itsura ho nito noon dumapa ito. At yung mga pananim naman dito na nauna na mga pagwano, ayun, nasira din ho ng bagyo. Kaya yan, mga iba ho dyan, nagugulit na lang na magtanim. Eh baka hindi ko na ang tamnan ngayon ng pala ito. Dahil hindi nalugi nga ako, hindi pa ako nakabayad ng utang. Tapos yung iba naman, may nagtitira naman konti sa akin na pinapakuna ko para may pagkain naman ho kami. Para sa susunod na pagtatanim na mayroon pa kaming pagkain. Base sa pag-aaral ko sa CRFS, naipagpatuloy ko ang dati kong kaalaman sa pag-organic farming. Walang problema sa akin El Nino dito sa lugar na to. Tsaka hindi ko na masyado kaya ilangan yung tubig eh, dahil sa nag-organic ako. Ina-apply ko na rin yung pagiging organic ko sa mga hayop na rin. Panay organic lahat yan. Nagkausap nga kami ni ano ni ng R1 nung last October 22 na kung willing daw ako na magbenta ng binhi sa kanila para sa gagawin nila ng pangano pamimigay nila sa north part ng Luzon north part of Luzon para makatulong din sa nasalanta ng bagyo. Ako umukay na rin ako at saka makakatulong din ako sa kapwa ko magsasaka. Sampagita. Magandang kanin ito eh. Maganda. Opo, kasi meron din po akong binhi na nabili na rin ng R1. Galing, organic po yan. Sa gulay po ito? Opo, sa gulay. May ginagamit naman ako ganyan, yung gulay naman. Po. I-spray din. Black gold naman. Pero yung gagamitin yung sprayer, wag yung ginamitan nyo ng chemical. Kasi sayang din yung pagiging organiko nyo kapag ginamitan nyo ng chemical yung ano, sprayer nyo. Eh. Hindi pa rin. Kasi matagal yung ginamit yung ano, yung sprayer na may ano, chemical eh. Nandun din yun. Kami, yung dati kong sprayer, di ko na ginagamit. Bagong sprayer ang ginamit ko na. Para totally organic talaga ako. Organic producer. Nilalaman nung green na bag na yun ay palay na binhi at mga binhing gulay na at saka yung mga concoction na ipamimigay dito sa mga kapwa ko magsasaka sa gimba. Ang nangyari sa araw na to, napakaganda. Na ang expected nga natin dati, mayroon bang tatanggap o wala. Pero sa tingin ko, napakaraming tumanggap ang pag-share ko sa pag-organiko sa palayan. Siyempre, yung mga natanggap ko na yan, yung tulad ng buto, tatanim ko yun. Yun naman bukas, gagamitin ko sa malaking bagay na rin ho yan. Nakatulungan na rin ho sa amin yan. Gusto namin ipakita na actually responsive yung ecological farming. Kaya rin niyang mag-respond pagdating sa crisis. So nagbibuild ka ng webs or networks ng mga magsasaka at ng mga Pilipino na kayang pagtulong-tulong, kaya rin tugunan yung mga pangangailangan sa pagkain locally. Kasi para nasa atin yung control dun sa pagkain, wala sa corporations. At nasa mga kamay natin ng bawat Pilipino yung solusyon para sa pagtugon dun sa food security. At saka dun sa pag-mitigate dun sa impacts at saka makapag-adapt dun sa changes na dala ng climate change. Kaya yung mga anak ko nga, sabi ko sa kanila, magtulong-tulong tayo. Ayaw kong mangyari ang ano na itong naumpisahan ko, puputulin lang nyo kung wala na ako at magkikemikal kayo. Sayang naman, di ba? Mga nakakakita sa amin na
ano, minsan nagtatawa, pero nung makita na maganda na ang bulas ng mga tinanim, hindi na sila umiimik. To see is to believe.